to my channel. My name is Delma, and if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and please hit the notification bell so that you will be updated whenever I upload new videos. So in this video guys, I i-share ko sa inyo kung magkano ang salary sa Russia since I apply year 2013 up to now 2021. So before anything else guys, I would like to share with you kung paano ako nag-apply going to Russia. On my first time applying to Russia, I apply on online application, which is ang agency ay nasa Russia mismo, wala dito sa Hong Kong. So dito ako sa Hong Kong nag-start ng application ko, so through online, and nagpa-interview ako through Skype. So nakapasa naman ako sa interview, and then nag-start na yung application ko after my prepayment. So i-detailed ko yung paano ako nag-apply. So diba, nag-apply ako through online, nag-fill up ako ng form, tapos fill upan ko yung form na pinadala ng agency sa akin, at saka pinascan ko through email, and then sinend ko lahat yung mga requirements. Anyway, yung requirements lang naman is yung application form at saka yung passport. Dapat ang passport ay valid for 2 years or more, kasi kapag less than 2 years, kailangan mo pang mag-renew ng new passport. So dapat kahit saan bansa ka mag-apply, you have a validity of more than 2 years. So ang salary ko during that time is $1,200, pero ang nakalagay sa akin kontrata is $900. But because I work in the other city outside Moscow, so medyo mataas yung pasahod sa akin, $1,200. Pero kahit naman sa Moscow, nagpapasahod din ang mga employer ng mahigit pa sa $1,000. But because I am under agency, so mayroon silang sinusunod na rate. So yun nga guys, nakapagtrabaho ako sa Russia, and I worked there for 7 years. So 6 years ako sa first employer, and 1 year sa second to the last ko na employer bago ako umuwi ng Pilipinas. So for now guys, ang salary is a much higher compared than before. So ngayon guys, i-detail ko sa inyo kung magkano yung sahod ko before. So before, my first salary for 2 years is $1,200, and nag-vacation ako. So pagbalik ko ng Russia, nagbaba ang economy ng Russia, so naging robust na ang salary. So maraming Filipina before, or mga nanny cleaner na nalungkot kasi bumaba ang kanilang salary. So naging robust na yung sahod ko. So ginawang 65,000 rubles. So before ko i-continue guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na sa Russia, ang trabaho doon is either stay out or stay in. So mayroon ding part yung stay out, maaring full-time din siya sa employer niya, pero stay out siya, or maaring part-time lang siya. So ako naman is full-time. So full-time including accommodation, lahat-lahat na yun, plus food. So kung stay out ka, pag stay out ka, if you are full-time stay out, so sagot ng employer mo yon. Pero kung ikaw ay stay out talaga na pag-apply mo is yung kasunduan nyo sa employer mo is stay out ka talaga, at saka yun ang gusto mo, so hindi yun sagot ng employer mo, yung boarding house mo, sahod lang ang
ang tatanggapin mo. So, ang rate ng mga stay-in at saka stay-out is magkaiba. Maaring yung stay-out, mababa ang sahod, pero kung ilan lang ang mapasukan niya na employer, na oras sa kanyang employer, yun lang ang sasahurin niya. Pero kung mayroon pa siyang extra na trabaho, so maaring mag-increase pa yon, or kung gusto niya pa magtrabaho hanggang Saturday, Sunday, so lalaki ang sahod niya. Pero ang kaibahan lang kasi sa stay out is nakakapagod yung ganong trabaho, kasi syempre uwian ka, magluluto ka pa ng pagkain mo pagdating mo, or magbabaon ka pa pagpunta mo sa trabaho mo. So yun ang hindi maganda sa stay out. Pero may mga tao naman na gusto talaga nila yung may freedom sila. Pag stay in naman, so yung maganda yung pag stay in kasi lahat nandiyan na sa sa'yo, kasi full time ka na employee, free food ka na, at saka with accommodation. So hindi mo na kailangan magpamasahe, hindi mo na kailangan magpagod maglakad, hindi mo na kailangan magpalamig sa labas. So yan ang kagandahan pag stay in ka, at saka makakatipid ka pag stay in ka. Maliban na lang kung madamot ang employer mo, so kailangan mo talagang bumili ng extra food. Pero kung galante naman yung amo mo, so walang problema. Just like what I experienced, naging okay lahat ang naging employer ko. Galante sa pagkain, at saka okay naman ang accommodation. I have a big accommodation room with my own bed and kitchen and toilet, and I can cook with my own food kung gusto kong bumili ng gusto kong pagkain. So mapibili ko yung pagkain ko. So may mga lalaki din sa Russia, pero sad to say, ang mga lalaki is mababa talaga ang sahod. Ang pinakamalaking sahod sa Russia, guys, is yung mga skilled workers like engineers. So may mga doktor din doon, or nurse, or teacher. Pero usually engineer ang marami. Marami din, may mga teacher din siguro, pero I'm not so familiar with that kind of work sa skilled, kasi napalayo kasi ako ng destination nung nag-work ako sa Russia. Pero yung second employer ko, naka 1 year ako sa kanya, sa Moscow na yon. So after that, umuwi na ako ng Pilipinas. So ang sahod kayo sa Russia, right now, since nag-ask ako sa mga friend ko, example na lang doon sa kasama ko sa city na yon, yung kapatid ng amo ko, may nani din doon. So right now, ang salary niya is 90,000 rubles. Free visa siya at saka free ticket. And then yung katulong ng employer ko ngayon, medyo mababa siya, 80,000 rubles. So mayroon din ako mga kakilala sa St. Petersburg. So 1,200 US dollar, and free, may food allowance din siya. And also sa kaibigan niya, may 120,000 rubles din. So all around yon. So maganda ngayon ang rate sa Russia compare before, kasi before 65,000 ang pasahod, hanggang 70,000 or 80. So ngayon mataas na ang pasahod niya sa Russia, mga 7, ang pinakamababa siguro 70,000. Basta umaangat na siya hanggang 70, 80, 90 to 120,000 rubles. So right now mas laki ang nandoon na nagtatrabaho, pero may problema ngayon sa visa, kaya mahirap din ang sitwasyon ng mga nandoon sa Russia, and then hindi rin sila makaka-uwi at makakabalik agad-agad. So for now, kung ikaw ay interesadong mag-apply sa Russia, please wag muna, kasi ang sitwasyon ngayon is napakahirap, at saka na mahirap ang visa ngayon sa Russia. And also nag-usap na rin ang Philippine Embassy or
or consulate sa Russia at saka ang Russia, pero hindi pa rin nagawa ng paraan na magiging magkaroon ng bilateral agreement ang Russia at saka Philippines, kasi nga marami ng TNT doon sa Russia ngayon, and ang kaya lang bigyan ng trabaho ng ang kayang panagutan ng Philippine Embassy is yung may mga tawag nito yung may skilled work lang doon. So, pero marami din naman nakaka-uwi sa Pilipinas na may mga kontrata na humihingi yata sila sa Polo Berlin. So before, kasi nung umuwi ako, madali lang umuwi noon nung time ko, nung first vacation ko, kasi hingi ka lang ng contract sa agency and then mabibigyan ka na ng OEC. So right now, sa Berlin yata humingi ng contract kapag gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. So, that's all guys. If you have any questions regarding sa salary sa Russia, please comment down below and I will answer your questions. And if you ask me why I go back home to Philippines and work again in Russia, I can answer you in your questions in the comment section below. So, that's all guys for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Bye.